Mahilig ba kayo sa hotdog tulad ko? Tingnan natin ha, ano benefits and risks. Okay, gaano lang karami pwede kainin, ano healthy baon sa bata. Sabihin ko lang sa inyo, nung bata pa ako talaga, favorite na favorite ko talaga hotdog. Pag ang classmate ko grade school eh, classmate ko, ang baon niya, may kanin siya, meron siyang parang may beef, may sabaw pa. Sabi ko, ang corny ng ulam mo. Ako, ang baon ko, kanin, anim na hotdog yung maliliit, at ketchup. Sabi, mas masarap yung baon ko. Yan ang gusto kong baon. Kaya lang ngayon, syempre naging doktor tayo, nakita natin, may benefits, kaya lang may risk ngayon eh. So, tingnan natin ha. So, ang hotdog, ano ba yan? Hindi mo na makita eh kung beef or pork or chicken ba siya. Actually, gawa siya sa beef and pork. Kung ano-anong mga parte. Tapos yung balot sa intestine eh, sa bituka ng animals. May nutritional value, actually 150 calories. Tapos marami siyang saturated fat eh, yung bad fat eh. So may mga taba-taba yan. Tsaka mataas sa sodium. Alam naman natin, saturated fat, di ba? May problema sa sakit sa puso. Cholesterol, sodium, at taba, mataas. At ang problema dito, yung alat niya. 100 grams ng hotdog ay 1,000 milligrams of sodium na. Ay, ang recommended sa atin, mga 2,000 milligrams lang. Eh. So, 100 milligrams ng hotdog, siguro, ewan ko mga ilang peraso yun, dalawa, tatlo. Eh, halos kalahati na ng recommended mo. May benefits ba? Actually, may benefits din. Tingnan natin na, tinitimbang to lagi. Ano benefits, ano risk, tapos magdi-decide tayo. Ang benefits sa hotdog, syempre, protein siya. Beef and pork, di ba? So, proteina, pang-build ng muscle, di ba? Kailangan natin may protein, panggawa ng enzyme, hormone, immunity, pwede yan. Kaya lang, kung gusto natin ng healthier protein, di ba? Ayaw natin ng process eh. Processed meat kasi to. Mas gusto natin yung beef, mukhang beef, na ano talaga, beef steak. O yung pork, mukhang pork chop, kita mo. O kung chicken, kita mo yung paa ng manok. So, may other sources, lean meat, poultry, chicken, fish, eggs, beans, tsaka nuts. At may mga gulay, may protein din. Pero to, may proteina. Pangalawa, good source of vitamin B6. May B6 sa mga hotdog. Kailangan niya for metabolism, immune system, brain development, at iwas din sa anemic. Meron din siyang B12. Okay? Ang B12, pang tulong yan eh, para gumawa ng red blood cells sa nerves tsaka sa immunity. Pag kulang ka sa B12, usually anemic. Yung mga vegetarian, minsan kulang sa B12. Pwede rin, allegedly, sa brain health, meron din siyang choline. Choline for memory and sa brain. So, may protina kasi. May protina din siya. So, ito, meron siyang benefits. Kaya lang, ito ang problema ko. Meron din marami ng pag-aaral na meron siyang bad effects kung madalas ang pagkain ng hotdog. Gano'n ba kadalas ang madalas? Diba? Ang madalas sa kanila ay kahit once a week, twice a week, minsan madalas na eh. Tingnan natin ha. Tatlo problema natin sa hotdog. Diabetes, heart disease, at cancer. Number one, ayon sa isang pag-aaral, pag kumain ka ng isang hotdog araw-araw, tataas ang chance mo magka-diabetes ng 19%. O, hindi naman 100%, pero mas mataas. Yung isa naman pag-aaral na kumain ng maraming hotdog, 2 times a week, 3 times a week, o baka every day, 38% increase risk for diabetes. So, bakit tumataas ang diabetes risk? Sa tingin ko, pag puro hotdog lang ang kinakain ng bata o nung tao, more unhealthy ang pinipili na niya. Una-una, sobra alat. Diba? Talagang high salt yan. Pag high salt, mga high blood, high fat din yan, saturated fat, so mas nakakataba. Eh, yung high salt tsaka high fat, eh, risk factor din yan para sa diabetes tsaka processed foods. Tapos marami pa syempre yung artificial ingredients na preservative na pwede mag-contribute sa diabetes. So, tumataas ang risk. Okay?
Kukwento ko na lang sa iyo gano'ng karami nakakain ko hotdog. Increased risk for heart disease. Oh, tataas rin pati heart disease ito. Isang pag-aaral din to. One hotdog per week. Ha? Konti lang nga siya. 21% increase ng sakit sa puso. Ito mga study na to, ginawa to sa ibang bansa. I think baka nga mas maganda pa nga minsan yung, di ba, maraming quality ng hotdog, iba't ibang klase. Dahil, ba tumataas ang heart disease? Sodium, more fats, at yung nitrites at nitrates, yung preservative. Sodium, nakakataas ng blood pressure, fat and nitrates, pwede magbara sa mga arteries natin, plaque sa arteries. So, yan ang problema natin. Tapos, ito rin ang pinaka-problema pa. May konting increase in cancer risk. Ano mas masama? Sigarilyo o hotdog? Siyempre, sigarilyo. Sigarilyo siguro many, many times more dangerous ang sigarilyo sa lung cancer. Pero yung hotdog at processed meat, mga ham, puro preservatives, nakakataas din. Although, hindi kasing lakas magpa-cause ng cancer kumpara sa smoking. Pero, pag puro hotdog kakainin mo, hindi rin maganda. Hotdogs sa mga pag-aaral, increased risk of colon cancer. Sa bituka. Rectal cancer pagkain kasi. Ang tingin nila, nagko-cause nito yung nitrates at nitrites na kailangan ilagay as preservative para hindi nga masira yung beef and pork. May mga chemicals pa doon na nakakasira ng cellula sa colon and sa rectum. Okay, itong tatlong problema natin. Paano natin gagawin mas healthy, di ba? Sa tingin ko sa dami ng klase ng hotdog, pili na lang tayo, baka makahanap kayo ng nitrate-free at nitrite-free, yung walang preservative. Okay? Merong mga organic na hotdog, may mga chicken na hotdog, I'm not sure, pero kahit chicken na hotdog kasi baka maalat din. Tsaka baka may preservatives din. Hanap kayo, alam ko may mga vegetarian hotdog pa nga eh, na walang harmful chemicals. Ito po magandang tip. Pag may hotdog kayo, syempre sa mahihirap, baka ito lang kaya i-afford minsan, na ibaon at mabilis, pwede nyo i-boil. Ilagay nyo yung hotdog sa boiling water. Pakuluan nyo ng 5 minutes. Mababawasan yung lasa. Ang mangyayari po dyan, matatapon yung alat, mababawasan yung alat. Pati yung taba, mababawasan. Pati harmful chemical, mababawasan. So, i-boil nyo na lang ng 5 minutes. Yan. O, Doc Lisa, boil natin bago lagay sa spaghetti. Tapos, iwasan din yung hotdog na sunog o nangingitim. Diba? Basta sunog, ayaw natin. Minsan nasusunog kasi. So, ito nga po yung problema. Mataas sa sodium, mataas sa nitrites, tumataas cancer risk, mataas din yung cholesterol niya, karamihan ng protein niya sa fat, mataas din calories. O, tsaka hindi lang naman pork and beef, halo-halo, pati yung bituka, bibig, spleen, edible fat, halos kung ano yung mga parte ng baboy at baka ang hinahalo nila. At pag madalas nga kumain ng hotdog at processed meats, higher risk for heart disease, diabetes, and cancer. May konting taas. Isang ganitong masarap na hotdog ay 189 calories. 16 grams of fat. Puro saturated fat. Ito yung bad fat. Sodium niya, 500 milligram. Yan o kalahati. Pero may proteina naman siya. Okay? Ano ang mas magandang source ng protein? Ito mas magandang protein. Kasi kita mo itsura eh. Kita mo yung paa ng manok eh. O, imbis na chicken hotdog, o, di manok mismo. Okay? Ito, beef mismo. Or pork mismo. Ito, ano nga to, Lisa? Tilapia. O, tilapia mismo. Gatas, itlog, protein source. Mas healthy to ibaon sa bata. Ito, gawa namin to ni Doc Lisa, kinuna namin ng picture. So, protein, may gatas ka, may saging ka. Ito, may, ano ba to? Homemade tapa. Beef tapa, itlog, pwede hard-boiled egg, broccoli, mataas sa protein. Ito, mansanas, ito, kamatis, broccoli, pongkam, dalandan. Ito, bangus, favorite ko yan. Homemade giniling, oh, pwede yan gawin yung hamburger. So, mas healthy to. So, kung tatanungin nyo, Doc, ikaw, paano ka ba kumakain?
Actually, ngayon, birang-bira na ako kumain ng hotdog. Siguro, ang recommended nila, bira lang in a month, eh, siguro. Pag talagang walang choice lang minsan, minsan, bibili ka ng spaghetti, eh, may hotdog, eh, wala ka na, kain ko na rin. Diba? Kasi konting-konti lang naman, eh, hopefully, hindi tayo aabot dun sa cancer risk. O kung minsan, pag nasa probinsya kami, may pinupuntahan kami, o wala ka makain, punta kami sa 7-Eleven, eh, yun lang ang meron. Eh. May siopaw, may hotdog, may, ano ba yun, donut. So, konti lang ang choice minsan. Eh. So, meron ka ngang protein, mas malakas ka, kaya lang may konting risk. So, kumakain din ako, pero bihirang-bihira. Kung kaya ko maiwasan, ay iniiwasan ko. Pero lalo na, kung bata pa kayo, I think, wala naman masama pa minsan-minsan. Oo, kaya lang kung may edad na, kung takot tayo sa mga sakit, sa tingin ko, mag-stick na lang tayo dito sa healthier source of protein para maiwasan natin itong mga diabetes, sakit sa puso, at konting increase ng cancer risk. Salamat po.